ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw ako po si Amy Buico at ngayong araw kasama po natin ang ating magandang doktora, Doktora Corazon Occidental, ang presidente po ng PVMA o Philippine Veterinary Medical Association. Hi, Doc! Hi, Amy. Maganda ka pa rin sa araw. Ang ating, host, ever lovely and lively host ng Mag-agree na Tayo. Maraming salamat. Thank you din, Doc. Doc, ayan, ang dami na natin napag-usapan dito sa ating show. Iba-iba, okay. Meron tayong livestock, meron tayong mga talagang ornamental plants, merong farming na ito, yung mga gulay-gulay, tapos gulay, isa, animals, plants. Nakikita ko, Amy. Ito yung mapapanood ko, yung mga episodes natin. At ina-encourage ko din sa aking Facebook page, ano, ang mga feedback sa akin. Naku, magpa-plantation na ako ng kakao. Naku, i-divert ko na yung lupa ko. Nakakatuwa. So, unti-unti. Kaya, congratulations din sa inyong mga bumubuo ng Mag-agree na Tayo from Manila Times. Kasi, nakikinikinita ko na eventually, marami tayong matutulungan. Yes po. Ay, Doc, ito, paalala lang natin sa ating mga viewers, no? Mapapanood niyo po kami sa YouTube at Facebook. Meron po tayong themanilatimes.com. Yan, manilatimestv.com. Yan, tara po yan sa YouTube and Facebook. And Doc, Daily Motion meron din tayo. So, umaabot tayo ng United Kingdom. Oh! Kailan pala lagi tayong beautiful pagka ganyan. Ano? Mag-international release na ating palatuntunan. Yeah. Doc, magtataka pagka, ano, pag may pumunta ka ng United Kingdom at may kumalabit sa'yo. Natawa ako doon. Sabi ko nga sa mga ano sa mga friends ko, oh, eto ha, hindi ito pang press release lang na masabing meron tayong palatuntunan. Eto talaga pinaglalaanan namin ng panahon para magkaroon yung nang magmaterialize yung advocate natin sa mga sa mga CSR. Oh, and ang ganda nga ng timing eh, di ba? Pandemic, so depressed, mga tao nasa bahay. Pero pag napanood yung show natin, mag-realize nila na hindi masasayang yung oras nila sa pamamalagi sa kanilang tahanan. Opo, marami kasi tayong mga ini-introduce na mga bagong crops. Actually, hindi na to bago eh, pero hindi kasi familiar. Hindi nakikreate ng awareness. Opo, sabi ko nga yung sa paminta lang eh. Ang hirap. Oo. Kaya puminta, pinadali. Ang dali-daling patubuin, paminta, sili. Alam mo, yes, dahil nga sa show natin eh, kami nga dito sa harapan ng bahay namin, meron na kaming talim na sili. Oh! Tapos, iniisip ko na yung isang garahe, iniisip ko na lagyan na greenhouse farming. Diba? Hmm. No, yung guest natin dati, si Doc Chito, at yung magiging guest uli natin today, talaga napaka-sincere ng approach niya sa kanyang craft. Yeah. Doc Cora, natutuwa din ako dito sa show na to. Lagi ko nga sinasabi na more than yung mga audience natin, mas pabor sa akin kasi ang dami ko natututunan. And ikaw, bukod sa madami kang matututunan, marami kang mai-influence, Amy. Kasi nga yung mga ka-age mo, mga millennial, ma-encourage mo. Eh, tamang-tama naman yung personality mo, bagay din dyan eh. Minsan nga binibilang ko po yung tawa ko dito sa show eh. Kasi ang ating mga host talaga naman ay sobrang maganda rin ang inyong mga approach po. Talagang hindi tayo boring eh. Talaga yung mga that's tao, why. Mas marami po na ano, kasi mahirap pag masyado tayong seryoso.
So maganda po na positive tayo. Kung iisipin yung title natin, Amy, mag-agree na tayo. Para iisipin nila na, oh, hindi kaya ito boring kasi agriculture, 'di ba? Alam mo naman ngayon, ang trending eh sabihin na natin yung mga ano, mga ano ba yung bagong Korean group na ano sikat ngayon? BTS. Yan, BTS. Tapos biglang, ano ba naman tong show na to? Mag-agree na tayo. So, kailangan talaga, pagtulong-tulungan natin, pagandahin natin yung engagement natin, yung reception, at pagdasal din. At maganda naman ang ating objective eh, di ba? Yes po. Saka, Doc, itong maganda kasi sa show natin, yung mga kausap natin dito, eh, hindi lang po talaga basta-basta. Sila yung hands-on pagdating sa farm. At talagang knowledge and expertise. Expert lahat ng guests natin at expert din ang ating mga co-hosts. Like, for example, this afternoon or this today, makakasama natin ang isa ding expert at kilalang personality sa industriya. Ang ating kaibigan, si Dr. Lina Policarpio. Yes, ayan, excited. Alam mo ba, Doc, feeling ko talaga si Doc Lina ay may future sa media. May talent siya, seasoned na siya eh. And may advocacy din kasi siya na talagang makatulong. Ang magandang balita kay Dr. Alina ay nag-retire na siya sa corporate. So, maaasikaso na niya ang kanyang tungkuling pagka-Pilipino. Matatawa siya. Ayan, Doc. Looking forward tayo sa ating guest co-host na si Doc Lina and sa ating guest ngayong araw. Alam mo, Doc, maraming mga bagong teknolohiya regarding sa agriculture. And isa na nga itong nadidinig ko na indoor vertical farming. So mamaya po, pag-uusapan natin to at mas maiintindihan natin siya kasi expert ang magpapaliwanag sa atin. Lahat po yan, Doc. Lahat yan, pag-aaralan natin sa pagbabalik ng Mag-agree na Tayo. Mag-agree na Tayo! Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Ayan, napag-usapan namin kanina yung mga farming indoors. Ayan, Doc Cora, meron tayong makakasama ngayong araw. Correct, Amy, Doc Lina. Our guest for today is from the Department of Agricultural and Biosystems Engineering ng College of Engineering ng Central Luzon State University. Siya ay experienced and expertise, ay may expertise, experience, and expert in the following indoor vertical farming systems, ang ating topic ngayon, aquaponics, hydroponics, greenhouse, and pressurized irrigation technologies, and butterfly gardening. Siya ay nagtapos ng Master of Agricultural Engineering sa Central Luzon State University at nagtapos din ng postdoctoral research sa University of Arizona, USA. Doc Lina, Amy, let us all welcome Dr. Chito Epsase to discuss indoor vertical farming. Good morning, good afternoon sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at maraming salamat uli po sa pag-imbita sa akin na maging guest co-host for today. And sabi nga ni Doc Cora, ang ating guest ngayon ay si Dr. Chito Sase na mag-i-introduce sa atin, mag-discuss about indoor vertical farming. So siguro to set the stage, Dr. Chito, paki-explica naman, paki-paliwanag po, ano ba ang ibig sabihin ng indoor vertical farming? Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat, ma'am. Ang indoor vertical farming po ay isang uri ng protected agriculture. Protective agriculture. Pag po sinabi natin protective agriculture, kasama po niya dyan yung greenhouse farming. So pag sinabi natin greenhouse, maraming klase. Glass house, net house, plastic house. So yan po lahat ang mga type ng greenhouse. All are in protective agriculture. Pwede rin natin sabihin na indoor farming kasi nasa loob. Pero po ngayon, ang sinasabi po natin na indoor vertical farming systems ay yung ang sistema natin ay walang source ng ilaw kasi sa loob tayo ng kwarto. Hindi po kailangan ang liwanag. No, kailangan po, ma'am, nating palitan. Kasi mag-create tayo
ng isang artificial environment where the crop will grow and optimizing everything. Yung di ba ang mga halaman sinasabi natin magandang lumago sa Baguio, tumubo kasi maganda klima. So i-imikon po natin 'yon. Gagawin natin 'yon. Gagawa tayo artificially ng environment that optimizes all the factors where plant can grow best. So ano po 'yun? Halimbawa, meron tayong kwarto. Number one, sunlight. Papalitan natin kung ano ang pangangailangan ng sunlight. Alam po natin na yung sunlight, pag nawala sa halaman, eh hindi siya gugrow. Parang tayo rin. Pag wala ang sunlight, mahina tayo. Yes. So, ano pa po ang mga factors? No, naroon pa rin ang kuan, ang temperature. Yes. Sa Saudi, mahirap mag-grow dahil mainit. Sa mga lugar na katulad ng Tagaytay at Baguio, magandang magtanim. Kasi suitable yung temperature. Pangalawa po na factor doon ay yung relative humidity, yung amount ng tubig na nasa hangin. So hindi naman pwedeng dry na dry yung hangin. Malamig nga pero dry na dry. Mainit nga, dry na dry. So kailangan pong may relative humidity, merong konting tubig sa hangin. At higit po sa lahat, ang pinakakailangan niya ay yung carbon dioxide. Remember po na ang halaman, ang kailangan niya para makapag-photosynthesize ay carbon dioxide. At yun po ang pinoproduce ng mga kwan, mga animals, ng humans natin. So, ang cycle po iyan, mami. Yung mga hayop, tayo, mga tao, nagpo-produce tayo ng carbon dioxide, kakainin naman yon ng halaman. And ang byproduct ng pagkain ng halaman ng carbon dioxide is oxygen, which we need. So, ganyan po yan. Oh, kwan lang, ma'am, siya. Symbiotic relationship. So, yun po ang kailangan nating ibigay sa loob ng kwarto. We call chambers. So, pag po meron tayong indoor vertical farming system, kailangan natin yung kwarto na yun ay magbigay tayo ng isang artificial environment. Now, doing that ay medyo costly because you will need many inputs like the building itself. At yung kung paano ka makakapagpalamig, kung paano magkakaroon ng tubig yung hangin, at kung paano masusubstitute natin ang araw. Now, parang malaking challenge yung araw. Opo. So kwan ma'am, ang ginagawa natin, kung ang lahat ng space doon sa kwarto, dapat nating ma-maximize. Just to optimize yung ating mga inputs. So kailangan natin, kaya nga dapat gagawin natin verticalize. Hanggang maari, siksikin yung kwarto para lang ma-maximize natin yung ating mga inputs. Masulit ang pag-put up ng indoor vertical. So, ang imagination ko nito, Doc Chito, yung greenhouse farming, which is na-discuss natin last time, mas generalized. Pero po itong indoor vertical system ay sa mga mas like maiinit na lugar na mas mahirap i-manage ang environment. So, ibig sabihin po, mas malaki ang kailangan kapital. Mas malaki, ma. Actually, mas hamak na mas malaki kaysa sa greenhouse. Now, pero ano po ang nagiging problema natin, ma'am, sa greenhouse? Alam niyo po ba na throughout the year, meron pong period na kulang ang araw? Sometime mga July to August or even September? Makulimlim po doon. Tag-ulan, makulimlim. Mabagyo, ganoon. So, mabagyo. So, ang nangyayari po noon, konti lang ang photosynthesis. Kaya, hindi tayo nakakapag-produce ng maraming vegetables, maraming crops. Kaya pag dumating yung November, December, ang mahal ng ating gulay. So dyan papasok naman ang indoor vertical. Dyan po kasi meron tayong control of all the parameters. Full year round. The same quality, improved quality ang pwede nating gawin because you have a total control of everything.
parang mas complicated siya than ano no, greenhouse farming talaga, Doc. Yes. Yun lang. Oo, tama, no? So, ano po yung size na masasabi nating feasible and maganda yung return ng investment na kumbaga yung tama lang na laki sa so, para sa mga nag-uumpisa? Sa amin ma'am dito sa CLSU, ang amin pong research na ginawa ay sinlaki po ng yung bang ating container bag, yung shipping container. 20-footer ba yun yung ganun? 20-footer, meron pong 40-footer. Let's say 20-footer, yung amin pong yung chamber dito, 20-footer. So, ganun po yung aming system na para bang ginaya lang namin doon. So, ngayon, pwede pala container van? Oh, yeah, yeah. Okay. Kaya nga po, kung pinoproblema ng Metro Manila, especially City of Manila, ang mga container vans, uh-oh, why not employ and create hectares of growing lands, of growing space in the City of Manila? Mm-hmm. Sa pier, nagpatong-patong doon, kinakalawang lang doon. Mm-hmm. But again, you have to invest. Mm-mm. You have to invest. Curious ako, Doc, paano natin ito ginagawang posible? Let's say, for example, the sunlight. Paano natin ginagawa itong sunlight? Or yung sa carbon dioxide and yung sa temperature? Paano? Pwede nyo pong explain sa akin. Yes, Doc. So, imagine a room, a shipping container, 20-footer. Yes. So, pagka naroon ka sa loob niyan, generally, mainit. So para mabawasan ng init, i-insulate natin yung lalagyan natin ng insulation sa paligid. Probably para rin hindi gaanong mainit, eh, ilagay na natin siya sa mga ilalim ng puno. So, marami na po ba? Marami na po ba tayong indoor vertical farming sa Pilipinas? Marami na po akong nababasa pero hindi ko po nakikita. Ang so that means to say, walang collaboration pa sa inyo? Wala pa po, ma'am. Pero kami, ma'am, yung dito, nagre-research po talaga kami. And I think work in progress pa. Yes, opo. We have better knowledge in growing leafy vegetables like lettuce because our test crop is lettuce, which can be projected to other types of crops, lalo na leafy vegetables and herbs. Iisa na po ang system. So, dito po sa amin, 20-footer, so paano namin siya pinapalitan yung araw. So gumagamit po kami ng mga LED lights, LED lamp. Kaya so, LED pala, no? Yes po, ma'am. Actually, fluorescent yung aming ginagamit. In advanced countries, ang ginagamit po ay grow lights na dapat nating gawin dito. Nung kami po ay nag-umpisa nito, wala halos kaming mabili sa nag-grow lights. We have to import. Pero lately, may nakikita na akong mga nagtitinda ng grow lights. So in one of our grow light sa fluorescent. Yung pong fluorescent kasi nakikita nyo puti lang eh, no? Yes. Pero yung pong grow lights kuhan, merong blue, may red, may white. Okay. So na yun po ma'am yung sapat na ibibigay sa halaman para magkaroon ng magandang light intensity. Actually, katulad nga po nung sinabi ko noon, ang halaman po ay hindi kailangan ang total amount of solar radiation all through of the day. Ang sabi po ng mga scientists, it only needs about 1.5 to 2%. But that is good light. Yan po yung lights na beneficial, yan yung para sa photosynthesis talaga. So parang may lighting program din, parang manok pala to. Yes po. Actually, mga ganun. Nakarelate si Doc Lina. Ang ating poultry specialist. So, ganun din po, ma'am. So, ang kung makikita ninyo doon sa mga pictures, na como stack layers yung ating taniman, bawat layer ay merong ilaw sa ilalim para ma-receive nung halaman yung sunlight, yung equivalent sunlight. So for every layers ay meron pong light yun. So just imagine na meron tayong energy na kailangan doon, especially sa lighting, di syempre magastos. Ilaw pa lang yan. So kung como ilaw pa lang yan, meron pa rin tayong nangangailangan pa rin tayo na kung paano palamigin yung ating loob ng chamber. So kailangan mo ng paraan.
marami pong paraan para create. Maraming paraan. Isa na doon, maglagay ka ng aircon. But doing aircon is kumbaga lamig lang po ito. Because this is dry cooling, ang air conditioning po kasi is dry cooling. Kung mababa ang ating relative humidity. So again, you have to introduce ways on how you can increase the amount of water in the air. So kailangang meron kang mist system or probably a atomizer para lang magkaroon ng pinong-pinong tubig para bang fog doon sa loob intermittently. O, yun po yung Juan, yung ating temperature and relative humidity. Para but most of all, sa hatchery, ganyan din. Opo, opo. Naisip ko nga ngayon eh. Pwede controlled environment. Pwede mo malaman sa hatchery. Paglina, parang pwede kang lumipat na pagdagdag. Paglina, kasi artificial environment yun ang kinikreate ng hatchery. Correct. Yung O2 na lang siguro. Kailang napaka-expensive. So, ang kulang pa ma'am natin ay yung carbon dioxide concentration. Yes, yung carbon dioxide. So, ang sabi ko nga ay ang kailangan po ng photosynthesis is carbon dioxide. And the byproduct is water and oxygen. So yung oxygen, kailangan natin at ang ihihinga natin ay carbon dioxide. All plants, all animals ay ganun po nangyayari. But you know, there are other sources of carbon dioxide nowadays, yung mga kana inorganics. So yun na po ang nangyayari ngayon. At yan po kailangan nating magkaroon tayo ng carbon dioxide injector doon sa loob. May injector? Opo. Mag-i-inject tayo ng kwan. Kumbaga, kakaroon tayo ng maliit na machine para mag-produce ng carbon dioxide. At yun po, pwede mong lagyan ng sensor na pagka medyo mababa na ang level ng carbon dioxide, gagana yung motor na yun. Ganon din yung relative humidity, tumaas na yung, bumaba na yung relative humidity, may controller na gagana yung machine para mag mist or magkaroon ng atomizer ng para ma-atomize yung tubig. Ganon din naman yung temperature pag medyo mainit na. Kaya po may mga sensor dun sa loob ma'am ng chamber just to control everything. Pero yun nga yung problema sa atin again yung pong kuryente. Meron po ba mga system na solar powered na to address this issue of... Kung ma'am, pwede na natin ikabit ang solar. And I would suggest na kailangan pa rin maging hybrid, not totally solar. Kasi sabi ko nga, may period of the day, of the year na kulang po sunlight. Yes. So, kailangan po na maging hybrid. At that time, magkakaroon ka ng controller na pag kulang ng araw, eh, doon tayo sa kuryente. So, dapat ka mataas na ang level noong kwan, ang kwan natin, ang battery charge natin na kayang patakbuhin ng solar, o di off yung kwan. Kaya po may ganun eh, may controller na ganun. Kaya niya laruin yung availability ng solar at saka yung ating power from the grid. Dr. Chito, Diniscribe niyo kasi yung supply ng CO2, yung control ng temperature, humidity, sunlight. Mm-hmm. Parang ano nga, ang dami mong dapat tingnan if you want to go into indoor vertical farming. Yung sa 20-footer na dinescribe nyo kanina, mga magkano po ang aabutin mo? Ma'am, we still do not have the idea. Ini-developan nyo. Opo, naroon pa ma'am kami doon sa akin yung... hindi pa po tapos yung aming research. Oh. So ang ginagawa lang po namin muna ngayon ay to know how the system will work, what are the parameters, and ano ang level ng mga parameters na dapat namin i-control. Katulad po nitong temperature. Ang halaman po ay dapat magkakaroon doon sa loob ng 16 to 26 degrees centigrade. So yun po, na-establish na yun. Ang photosynthetically active radiation or yung PAR, yung available na amount of sunlight is between 400 to 700 nanometer. Ito po mga technical na terms na sinasabi ko. At higit sa lahat yung ating relative humidity, which is from 45 to 70. So, doon po sa mga range na yun,
program yung ating sensor. Pag bumaba, pag tumaas, gagalaw siya. So, ganun din sa carbon dioxide, 800 to 1,200 ppm. Alam niyo po ba yung carbon dioxide is equivalent to almost 30% of the growth na pwedeng ibigay sa halaman. Kaya yung, halimbawa, yung carbon dioxide dun sa ating chamber, eh, mababa doon sa 800, eh kumbaga less ang ating production ng kwan, yung photosynthesis, yung ating vegetable, hindi gaano mag-grow. But if we maintain it to that range, so na-optimize po ang growth niya. And at actually, the CO2 is about 30% of the growth of plants. Opo. Dok, kung dito sa atin, wala pa, no? Wala pa po yan. I mean, hindi pa talaga. Nag-start pa lang. Nasa study pa lang. Pero sa ibang bansa, meron na. Ayun. Napakadami na po, Australia at Japan. So, sa US. Mas ano kasi dito sa atin, mas nakikilala na ang greenhouse farming. Ito ini-introduce pa lang natin. Mm-hmm. Para ma'am noon na... Mas balance din ang temperature natin. Yun pa ma'am. Kaya lang po ang problema nga natin dito yung ating klima na mabagyo. Sobrang oyon o sobrang inim. So, ang pag-i-introduce ma'am kasi mabagal ang tanggap ng public. Si just imagine, nag-introduce ako ng greenhouse sa CLSU year 2000. Bendo. 2000, sa 20 years. Oo. Tapos, nagkaroon yung unti-unti. Kaya lang, grabing pang-aalipusta ang tinanggap ko dito. Oh. Hindi, I mean, hindi agad na-accept. Yes. Tapos, nag-introduce na so, rin ang buti hindi kayo nasiraan ng loob, ano? Hindi, ma'am. Kasi talagang, yun yung sabi ko, this would be my contribution. Kahit na ako. So, di nag-greenhouse, pressurized irrigation system, automation yan. Tapos, nung nag-hydroponics ako at saka aquaponics, mas grabe ang aking ridicule na naroon. Hindi rin agad in-accept. Hindi po in-accept. Now that we have the pandemic, so nakikita nila yung sakripisyo na ginawa ng aming team dito sa ngayon, yung panahon na group of people, talagang kailangang masuportahan natin ang mga project ni Dr. Chito, no? Isipin mo yun. So, kung kami po, katulad ng marami kami mga grupo, mga SUCs, particularly sa UPLD, pagka po, kung titingnan nyo yung effort na ginawa namin noon, matagal pong ma-accept ng kwan ng tao. Nito na lang nagkaroon ng interest, especially the government. The government now is really in total support of what we are doing. Good to know. Opo. Especially, pinupush nila yan, ma'am, sa urban agriculture, sa Metro Manila and other urbanized countries. So, ganyan po. Kaya nga, sabi niya, we need to create demonstrations. Demonstration farms in all agencies of the government. So, ang bala... So, that you are doing nowadays po? Yes po. Ang sinasabi po kasi ni Kwan, ng mga taga-DA, Department of Agriculture, sabi nila ay, we are always talking of plants, produce plants, but look at our offices. Walang plan. We are not doing what we are talking. Yes. So, they did not walk the talk. Yes, yun po. Nag-realize din nila sa wakas. Alam niyo po ito si DA Secretary. Sa, o sabi ni DA Secretary, tayo puro salita na lang. Eh, maglagay tayo ng mga, sa ating mga agencies. Ayun. So ngayon po may collaboration. Yes po ma'am. Actually, yun ang pinupos ni ng Secretary natin. And all DA attached agencies, talagang gagalaw. Hindi ko mo ikaw ay puro kalabaw ang ginagawa. Alam mo, sa PCC, you also have to be involved in other food production activities. Yes. So, ganun po ang gusto mangyari ng secretary natin. Yes, ma'am. Dr. Chito, so meron ba tayong model farm system na nitong indoor vertical farming ngayon? Kami po dito sa CLSU, nahinto lang kami mga noong pandemic. Pero hindi ko po hininto at paunti-unti talagang kasi bawal sa amin pumasok. At kasi nga po dito sa CLSU very strict. Pero secretly, nagpaalam po ako doon sa aming mga boss. Sir, pag hininto ko itong project ko, mamamatay yung halaman, mahihinto yung mga tao ko, lalayasan ako. So matuturo na naman ako. So secretly, sir, narito naman kami sa labas. Pinayagan po nila ako. At paunti-unti, tinuloy namin yung aming ginagawa.
until we find so many results sa aming mga experience. So kung kwan po, kung talagang itutuloy na talaga at mag-full blast na, ngayon po, kami po ay medyo mabilis ang pagkilos namin ngayon at medyo, naging medyo maluwag na yun. So we want to make our demonstration farm, the CLSU Hydroponics Aquaponics Technologies Demonstration Farm, active again, at i-rehabilitate po namin yun. Our university is supporting me doing that, especially in our research about the indoor vertical farming systems na ito ipupush po namin. Maganda rin po nakuha na pag-aralan natin. Sinasabi ng iba, this is far, so very far from what we need. Pero hindi ma'am yun eh. We have to be abreast of what is happening around. Yung elements around us. Hindi natin alam kung, you know. Yes po. Diba? Ito po ano eh, Doc Lina. Ano yun? Effect ng global warming. Yes, yes. Plus the pandemic, may ganyan. Yes po. Kasi kung meron kami mga na-interview, no, let's say for kasoy, nagbago yung time ng blooming ng kasoy. Dahil din yan sa effect ng global warming. Even sa palay, yung dati po na mag-harvest kami, alam ko, laging Holy Week harvest time, eh, na-adjust. Minsan talagang maaga naman. Effect po ng global warming, may changes na po talaga. And we need this kind of new technology para sa farming kasi we'll never know na baka itong sunlight eh sa halip na nakakatulong pa sa atin, it can cause harm na dahil nga sa global warming and yung mga typhoons. Dok, ang daming typhoons sunod-sunod eh. Grabe, diba? Grabe, opo. Ang ano doon, hindi mahina yung typhoon, nasisira talaga yung ating natin. This past year, diba, 2020, after 1 week, meron ulit. After 1 week, meron ulit. Ang dating every weekend, kundi weekend, Monday, may schedule na eh. Yun yung nangyari sa atin. Noon ma'am kasi, pag sinabi natin bagyo or low pressure, ang pinoproblema natin, hangin. Yes. Ngayon, hindi lang po yun, tubig. Ma'am, kita nyo, what happened now in Cagayan? Yun. Weeks or even months silang nakalubog. Yes po. So, paano nangyari yan? Because of human activity, affecting our forest, our watersheds, na naka-apekto sa takbon at daloy ng tubig. Develop tayo ng develop ng mga subdivisions na binabarahan natin ang natural na daan ng tubig. Hanggang sa lumiit na lumiit ito, kumipot ng kumipot, ayun, naipon at naging parang palanggana ang Cagayan Valley. And not only Cagayan Valley, in other parts of the world, especially ang Laguna Lake. Di po ba? Yeah. Yan ang nagiging problema. And it's gone out of control. Sana, ma'am, maayos natin. Yes, yes po. Kaya ito maganda to, Doc Lina, na ini-introduce natin to. Although, hindi pa talaga siya na-perfect, pero nakikita natin na gumagawa tayo ng solusyon. Yung expert natin. They are working, diba? Ang kwan, ma'am, sa ibang bansa po, ma'am, they have developed these skyscrapers. If you are going to browse the internet and focus on the development of indoor vertical farming systems in, especially in Dubai. Napakahatataas na po ng kanilang garden doon. They are not doing it in the open field. They are doing it in the skyscraper. Wow, wow. Sa bawat floor, ibang halaman. Yes po, ma'am. At actually, kumpleto. Merong kain na may restaurant doon. Pwede rin tao ang tumira sa ibang floors. So, sabi nga po ni Kwan, noong nag-introduce nitong Kwan na to, nitong churi ng vertical farming system, si Dr. Dixon de Pommier, ang sabi niya ay, man will live to live side by side with plants or even fish or even chicken para lang mabuhay in the future in skyscrapers. So, ito na po yung indoor vertical farming system. Sa Australia po, ma'am, ay napakadami ng setup ng ganito. Even, ma'am, yung mind, ito related dito sa inyo. Even, ma'am, yung pagpuproduce ng fodder, yung pagkain ng hayop. Instead of growing it in the open field wherein you are going to use so much water to produce kilograms of fodder, they are doing it indoor. They call
father factory. So sa yung kanilang halimbawa, ektaryang kuan dati taniman ng mga pagkain ng hayop ay isang warehouse na lang, and maximizing the use of this space, maximizing the use of water and fertilizer that would supplement, if not totally supply, the requirement of their herd. Ganun ma'am ang uso na ngayon. Dr. Chito, mabalik ko lang sa ano, in terms of efficiency of indoor vertical farming compared with hydroponics or aquaponics, ano po ang masasabi niyo doon? In terms of the rate of growth of the plants, meron na ba tayong pag-aaral? Ang kwan po, ang indoor vertical farming systems po ay nag-i-employ ng hydroponics. Kumbaga, sa halip lang na greenhouse, nilagay natin sa kwarto. But all the systems uses the principle of hydroponics. Okay. Technology of hydroponics. Uh-huh. So, talking of this, you have to control the same thing, the same parameters, the quality of the nutrient solution affected by the following, let's say pH, o katulad ng electric conductivity or total dissolved solids, yan po yung mga fertilizer. And the dissolved oxygen in the water or the nutrient solution, including the temperature of the nutrient solution. So yun po yung mga parameters na kailangan natin sa hydroponics. So meron tayo halimbawa na kwarto, nandun yung mga halaman natin, meron tayong tangke at the same time. Kaya nga sa halip po na greenhouse, eh yung kwarto or chamber ang ating gagamitin. So but parang mas controlled talaga compared to hydroponics. So in terms of quality and growth rate, I would say the better sa indoor. Mas better po ito, ma'am. Kasi nga, control natin lahat, including the sunlight, which in most cases, in some cases sa open field, sa greenhouse and open field, hindi natin ako control kasi nga sabi ko nga may months in a year na hindi natin control yung amount of sunlight. Pero sa indoor garden, lahat po yan, lahat hawak na natin. Hawak na natin ang araw, hawak na natin ang relative humidity, temperature, carbon dioxide, kung aayusin pa rin natin yung water quality parameters na temperature, pH, dissolved oxygen, and relative humidity, wala na tayong problema. Kaya talagang yung buong chamber is a total production system para makapag-produce ng sigurado at malinis at maraming pagkain. Yun po. Yes po. Ayan, Doc Chito, ma-relate ko lang, no? Kasi mayroon ako napanood regarding dito sa vertical indoor farming. They use the cargo, yung sinasabi niyo po na 20 feet na cargo. And then, alam mo ba, Doc Cora, ang nilagay nila is mga herbs. Hindi talaga mga herbs yung nilagay nila. So, meron silang mga herbs and spices. So, meron silang chili, meron silang mga kale. Uh-oh. Ang hirap maging social. Kale, tapos mga parsley. Basil, mint. Yes po, yun ang nilagay nila. And then, alam mo ba, Doc Lina, nabasa ko doon na they can control kung gaano kaanghang yung chili. Because merong relation yung sunlight kung gaano magiging kaanghang yung chili mo. Ooh, okay. So sa kanila, lahat kontrolado kung gaano ka berde, kung gaano ka ano. Kasi nga, ikaw na yung may control eh. Hindi ka tulad dito na open field, yung sunlight, tatamaan lang kay anong, kung makulimlim, kung ano, depende, di ba? Ikaw, kung gusto mo siya maging makulimlim, maging sobrang liwanag dun sa lugar, ikaw lahat may control nun. So na-amaze ako. Maganda to, Doc Chito, pag talagang nagawa na natin dito. Oh. Kasi parang yung mismong templa nung lulutuin mo, hindi mo na idadag. Alam mo yon, isang kahit isang maliit na sili lang, ay kaya mo ng paanghangin dahil nga kontrolado mo yung buong chamber. Parang naisip ko nga ngayon kasi diba ang mga customers may demand sila ng specifications of the produce that they want to order. So having this kind of system, si customer A, ganito ang gusto ko. Mapuproduce mo with the indoor vertical farming system. Parang kaya. Opo. Doc Chito, ito naman dahil nga bago tayo mag-break, no? Ang tanong ko po,
sa inyo pong nakikita, mga ilang taon pa ang kakailanganin bago tayo magkaroon? Kasi ako, excited ako na magkaroon ng ganito. Para ang sarap po pumasok dun sa demo form, kahit demo form pa lang. At makikita ko itong lahat ng bagong technology baka na ito. Baka pwede tayo maimbita. Oo nga po eh. Kaya, Doc Chito, mga ilang taon pa o gaano pa kaya katagal ang kakailanganin bago magawa itong research na ito? Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Yan, Doc Chito. Ang tanong ko, eh, gano'n po ba katagal? Kasi medyo excited ako dito sa research mo and gusto ko pumuntahan na itong demo farm mo sana. Depende po sa paggalaw ng ating kuwan, ng ating itong COVID situation, COVID-19 situation. Pero sa nakikita ko po na paggalaw ng agriculture, the Department of Agriculture is really serious and honestly doing their job. Sa nakikita ko po na bilis ng kanilang pagkilos at sa dami na nag-join ng mga private and other mga tao na privado and companies, palagay ko po ay mas mabilis ngayon kumpara noong mga lumipas na panahon. Ako po ay very positive ako na magkakaroon tayo ng faster acceptance nito. Kasi nga restricted ang kuan, ang acceptance kasi ng modern technology nitong nagkaroon ng pandemic grabe po eh, kaya yung interest ng kuan ng tao na-focus doon kasi sila nakakulong lang sa bahay. Ano gagawin natin dito? So we produce our food. Narito ngayon ang gobyerno, this is how we should produce. At katulad na lang sa rice farming, lagi nilang sinasabi na puro manual pa rin tayo hanggang ngayon. Kita niyo po ang pagkilos ng Department of Agriculture sa pamimigay at pagtulong sa tao ng mga machineries, mechanization, and yung improvement ng ating mga seedling varieties. Yan po eh, kwan, at talagang pinabilis nila. May mechanism na po sila ngayon na pina-improve para gumalaw ang Department of Agriculture. So, with this space, ako po ay naniniwala na itong ating technology na pinag-uusapan ay sasabay doon. Kasi po, ang lahat ng pinupunduhan ng gobyerno ngayon, especially the Department of Agriculture, ay yung mga makabagong technology patungkol sa pagpuproduce ng pagkain. Ito po, itong si pinag-uusapan natin, hydroponics, aquaponics, ia-apply sa indoor vertical farming system, hindi lang sa greenhouse. Eh, ito po ngayon ay mapapabilis. Mas mabilis po ngayon dito. Ay, yun po ang aking projection. Doc, susunod na yan. Isipin mo naman, nagkagulo na nga sa plantito at plantita. Eh, what more itong food crops, eh, yes, di ba? Mm-hmm. So, Doc, ano pa rin, ang tanong ko in relation to our topic, I suppose most of the food crops nga at saka mga ornamental plants can be grown dito sa ating indoor vertical farming. So ano naman po yung, pero syempre, yung top 5 man lang na list na masasabi nyo na ito talaga ang nire-recommend ko na at least top 5 na ornamental and food crops para sa indoor vertical farming. So ano po ba ang madaling pagkakitaan? Di syempre, hilig natin kasi mga Pilipino yung salad vegetables. So number 1 na doon, lettuce. Kale, ano pa ba? Mga herbs katulad ng basil, mint, rosemary. So ito po, tarragon. So ito ang bibilis ito. They command higher price. Kaya yun po ang maganda. Hindi at yan katulad, kayang buhayin. Yes, kaya pong buhay. Ganun din eh. How the you grow din. How you grow pet size, which is napakababa ng presyo. Uh-oh. Eh, magtalaga na lang lettuce. High value crop na lang. Yes po, mas mataas ang presyo niya. Oh, so ito po ngayon yung ating nakaka-challenge na ano ba yung crop na pwedeng itanim. So number 1 po, mga leafy vegetables. And number 2 ay herbs. So ito po yung mga kwan ito, mga kumbaga kasamahan niya ng leafy vegetables lang. Ayan o, fruiting vegetables such as tomato. Yun. Mahal din. Yan po, ito po, mahal din.
like chili, bell chili? Pepper, bell pepper at saka po yung katulad ng mga pansigang natin. Oo. Eh, 10 piso isa no, kaya pag may napulot kang ganun, nakapulot ka ng isang ng 10 piso. Eh. Just lately ganun po dito talaga. Kahit na po yung sili natin nakuha na yung mga siling labuyo o yung Taiwan sili, yung pong mga habanero, yung sinasabi ni Ma'am na maaanghang masyado. So, yan po yung mga crops na pwede natin i-grow. Other than this, ano pa? Melon. Honeydew melon. Melon? Yes po. Honeydew melon is napakagandang itanin. Because this is seasonal. You cannot grow this during rainy season. So, pupunta sila sa indoor. Yun. Doing that indoor, you can grow out of season, even all year round. Yan. So, Dr. Kito, kasi binanggit mo yung seasonal, ako naman naisip ko yung geographical eh. Mm-mm. Na since controlled na lahat, mamimit na natin yung pH level na kailangan, yung acidity or whatever, parang nakikita ko in the future, I can get my favorite suha na Davao from Davao dito sa Metro Manila. Parang ganon. Do you see that in the near future as well? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, sa Taiwan, I had a training in Taiwan under the Taiwan Agricultural Research Institute or TARI. Mm-hmm. Napakaganda po ng kanilang programa doon when it comes to research in fruit vegetables. Aside from ini-improve nila yung mga varieties nila, yung kanila pong system on how to grow it is very high kumpara dito sa atin. Doon ko po nakita yung papaya na tinatanim nila sa greenhouse. At kahit na po sila ay nasa greenhouse, hindi naman gaano kataasan yung greenhouse. Yung ating kasing papaya nakikita dito, di ba, tumataas. So they have a system na pababain ngayon yung kwan, yung papaya, halimbawa, mga 1 meter na ang taas. Babaliin nila yun para maging 1/2 meter ulit. Binabali lang, hindi po pinuputol. So that means na mag-uumpisa na naman siya mamunga. Kaya mas matagal na mag-i-stay siya doon sa greenhouse. Napakaganda. Dok, nabanggit nyo na rin yung mga fruits na yan na nag-grow sa Taiwan. Di ho ba sa Thailand, Dok Lina, Amy, di ba sa Thailand, sobrang sweet ng papaya. Extra sweet eh, papaya, even yung sampalok, pangga. With our indoor or vertical farming po, Dok, posible po ba na makapag-produce din tayo ng ganong katatamis? Lahat po ay pwede namang itanim, sabi ko nga. But we have to make a special growing production system for each crop. Yung pong aming ginagawa dito ay para lang sa strawberry, para lang sa lettuce, mint, ganon, tomato, cucumber, honeydew melon, mga ganon lang. But in other places, meron po silang special growing system dyan. And who knows, na pati suha, pati pomelo, pati ano-anong mga type ng crops, pwedeng i-grow doon. Kasi katulad po doon sa papaya, anong pinagkaiba nun sa suha? Magkahalos, magkakasintaas sila. Yes. So, yun lang po, yung structure lang ang iniisip mo. The practices, the management on how to grow that, particularly on irrigation and fertilization, palagay ko ay iisa na ang kanilang system. So, pwede po magkaroon ng mga ganong system. Kaya yung sinasabi ni Ma'am, lahat Ma'am kasi pwedeng itanim. But we should make a special production system for each crop. Nakaka-excite! Nakaka-excite ang future! Diba naman, Dok Lina? Sana mabilis na ma-adapt ng Pilipino ang technology. At yung lalo yung mga kabataan, hindi lang yung mga plantita na puro ornamental. Sana mapunta tayo sa vegetables and fruits na mas Dok Lina, sa pamamagitan ng ating programa, pagtulong-tulungan natin ito na mapanood ng nakararami, di ba? Ang ganda eh. Para makapag-create ng awareness sa mga kabataan. Saka baka mas marami ang mapunta sa agriculture ulit. Kasi eventually, agriculture, nakabang sa araw,
nagbubungkal ng lupa, ayaw mahirap. Habang nagwo-work from home naman. Ayaw nila. Yun ang ayaw talaga ayaw ng mga farmer ngayon eh. Yung mga itinigyan. Oo. Eh, pero sa sistema ni Doc Chito, hindi nila kailangang magbungkal ng lupa. Yes. Hindi nila kailangang maarawan palagi. Aircon sila. Yes, ma'am. Actually, yan po, ma'am, yung kung bakit kumonte ang farmer. At yung ating younger generation, ayaw nang mag-farm. Kasi nga, planting rice is never fun eh. But in other areas, they are doing the rice production inside the greenhouse. So, pwede rin, diba? Yung mga ano man, hindi ka involved sa farming, ikaw ay ECE ka o electrical engineer ka, you make automation in that system. Correct. Civil engineer ka, you grow buildings for us. Mechanical engineer ka, you create mechanization. Machine. Diba? So, lahat po ma'am ay pwedeng magsama-sama. Bokora, that reminded me of the book you gave me, Borrowing Brilliance. So, from other industries, tingnan mo how you can apply it to another industry and make it better. Hello. Exactly. So, collaboration. From... Yes. Taalala mo pa yun. Saan na nga maituro natin sa lahat? Meron po mga nagpupunta rito sa akin, mga architectural engineering. So sabi ni ma'am niya, sir, pwede pong, yes po, mga taga Kuan, taga UST, taga Pangasinan, pumupunta sila rito na. Natutuwa naman akong i-share yung, because they know how to build buildings and create rooms, napakagaganda, but how to grow crops. Lalong gaganda kung hahaluan nila ng halaman, diba? Mga yes po, ma'am. Landscape architecture, yes po. Pero merong ornamental and food. Edible landscaping yun po yung sinasabi ng taga UPLB. Edible landscaping. So diba? you will not only see flowers but food na yes. Makakapag-beautify ng iyong garden. Kaya mo yung mga plantita, subaybayan niyo yung project ng UPLB na edible landscaping. Alam niyo, Doc Chito, malamang after ng episode natin na to, meron kang bagong customer, si Doc Nina. Actually, may kaibigan akong architect. He's advocating po yung ano, yung vegetable garden sa rooftop. So ang mga design niya, 'di ba? Ang mga rooftop, and nag-aakyat siya ng lupa, nag-aakyat siya ng halaman ng puno para mas malamig daw yung kanyang building na kinonstruct. So, at the same time, lalamig din sa loob. Oo. So, parang ganun principle din na ini-incorporate natin yung bawat ibang, iba't ibang, kaalaman sa kanyang profession. So, magandang pagtuunan din yan in the future. Kailangan ding i-develop. Though mas complicated at medyo mas expensive ng konti. Pero eventually, marirecognize din ang kanyang importance over greenhouse farming. Yes, I mean. Opo, saka po, ito ay investment po talaga na alam mo na may papupuntahan. Yung totoo, Sen. Oo. Ito yung future ng agriculture. Biro mo, 50,000, pagka napag-iipunan naman ng isang malaking color TV, 50,000 din ang halaga. Di invest na din. Lalagay lang sa garahe. Ito, may nakita ako na ganitong parang indoor siya, pero hindi siya container van. Kung familiar po kayo sa Pinto Art Museum, meron po doon sa Pinto Art Museum na bamboo, isang room doon, pero ang laman niya, puro bamboo. Nakatanim po. Tapos, ma-feel mo din na aircon siya, na yung lights, kasi close siya. So, parang nung time na napunta ako doon, hindi ko pa alam tong vertical farming, na-recall ko lang ngayon. Na, imagine, bamboo na nilagay nila doon. Buhay po yung bamboo, hindi siya talaga display. Growing siya. And we know naman na yung bamboo can grow as high na kaya nating tignan, di ba? So, dito sa sinasabi mo, kayang-kaya yan na ganun din yung system? Ipoprovide lang po natin sa kanya yung environmental requirement niya at saka yung nutritional requirement niya. Ang maganda po nito, ma'am, through this program, through our projects, ma-encourage natin yung younger generation. This is what
this is our kwan kasi, our yes, ito po ang objective natin. Our vision is for them to get involved. Ma-encourage at mag-enjoy at the same time. Kasi ma'am, isipin mo, we will be very lucky if in 20 years or 30 years ay narito pa tayo sa lupa. So, who will replace us? So, we want to duplicate itong ating mga buhay. Katulad ko po, gusto kong dumami ako eh. Na mag-advocate ng ganito. Transfer, yes. Ang know-how. Mag-advocate. So, yun po, ma'am, ang maganda na yung mga bata na tumanggi na magtahim. Ay encourage natin through modern agriculture. Yes. And this technology, kasi sila gusto talaga nila technology, gusto nila automation, gusto nila computer, we can incorporate pwede everything. Yes. Incorporate everything. Magagamit lahat dito yan sa ganito. Opo. Kahit pero, programmer ka eh, you can program. Yes, definitely, yes. Yung oras ng pag-release siguro ng tool. Yes, ma'am. Right. So talagang ano. Kasi Doc Lina and Doc Cora, nakikita natin lahat ngayon computerized na. Eventually, pati yan, ano? yes, ma'am. Complete naman yung system. Complete, ma'am, ang system with computerization. Oh, so, diba? wala ma'am kayong gagawin dun kundi magtanim at mag-harvest. Kasi hindi na mahirap mag-farming hindi na po, talaga. Hindi na po mahirap mag-farming. Set mo na lang yung, ano, no? Yung requirements mo. Mm-hmm. Program mo na lang talaga. Basta naka-set up ka, everything will be there in the computer. And you can even monitor, even if you are out of the, let's say, narito pwede yung system mo, kahit naroon ka sa Amerika, pwede mong i-monitor kung ano nangyayari. Through the phone. Through your cell phone, yeah. Di ba, kailangan mo mag-release ng miss, okay? By your phone lang, so, pwede na. Pwede nyo pong kontrolin. Pwede nyo i-monitor, pwede nyo i-control. Because using the internet, kaya na natin yon. So instead na sasabihin mo sa mga kasambahay mo o malapit na kami dumating, mamalindi ka na. Ito, mamitas ka na dyan. Mamitas ka na ng lulutuin. So ganun po. Halimbawa yung ano, o diligan nyo na. Di ba kasi yung traditional way, o diligan mo yung halaman ko. Ngayon, pagka yan talaga naging ano na, pwede mo lang kahit na nasa bahay ka or nasa opisina ka, hindi ako nakapag-dilig. Pwede na. Cellphone na lang. Why not? Cellphone na lang po nyo, ma'am, kung gusto nyo. Halimbawa, at mamamonitor mo doon, nag-brown out. Oh. Halimbawa, nag-fail yung motor, mamamonitor nyo doon. So, kaya alam nyo ang, kung ano ang mangyayari. Alam progression ng greenhouse farming, yan ang progression. Para lang din sa, ano nga, sa poultry production, Doc Lina, di ba? Eh, nung estudyante tayo, wala pa yung mga housing facilities na ganyan. Control ba ng food system? Oo. Ngayon. Isang boy, isang computer, map, yes. 1,000 words. So, parang ganun. Mangyayari din yan. Sa Israel, ma'am, more than that, nalalaman din nila kung ano ang status ng halaman. Kasi ang nakikita lang natin kung yung mga environment and plant nutritional activities requirements. Pero alam, may mga monitoring system din ang mga farm sa Israel kung yung bang malnourished ba yung halaman o toxic ba yung iyong ganun ba, ma'am? Namo-monitor. So, ganyan din yung kung paano mag-monitor din sa poultry, Doc Lina, ma-establish din yan. Ano? Meron na, ma'am, robotics ngayon na pwedeng yung mismong robot ang mag-harvest. Pipiliin niya ngayon kung ano yung hinog na milon. Mm-hmm. O yung hinog na bell pepper na kamatis. So kaya niyang may robot na pwedeng mag-harvest mo. Eh di, Doc Chito, meron din yang mga world convention ang mga ganyan, greenhouse. Yes po, ma'am, meron. Actually, exchange of ideas and yes seminar. At nakakatuwa na coming from a developing country like the Philippines, pupunta ka doon sa mga convention all over the world na ganon. Talagang makikita mo kung gaano sila kalayo sa atin. And along the way, na ikaw'y babalik dito sa Pilipinas, ay halos mangiyak-iyak ka. At sasabihin mo, kawawa naman kami. At the same time, i-apply naman yung natutunan doon. Opo, i-apply. Ngayon, ang problema, paano ko papalitan yung system nila ay wala kaming materials na ganito? So you have to invent. Ganun mo man nangyari sa amin eh.
yung mga system na gagamitin ko sa hydroponics, wala rin sa Pilipinas. So ano pwede kong ipamalit doon? So we really have tried many things until, yan nga, gumagamit na kami ng mga PVC sa halip yung kanilang mga materials na kakaiba at magaganda doon. Sa halip na gumagamit sila doon ng expanded clay, perlite, vermiculite, dito Rizal ang ginagamit ko. Dok, sa of all these efforts ano para ma-progress natin ang farming, siguro kailangan mag-exert din tayo ng effort para din ma-progress ang relationship sa government, yung encouragement para i-prioritize nila ito. Ang kailangan po ma'am ay yung talagang sorry kung lagi ko pong ina-example si Secretary Dar. No? Si Secretary Dar kasi is purely agriculture siya. Mm-mm. Huwag kang maglalagay ng isang general sa Department of Agriculture. Mm-mm. Ang kanyang background ay military. The Secretary, our Secretary is well-versed about agriculture, ngayon, plant and animals. Kaya po ang sarap tulungan ba? Mm-hmm. Kasi yung kanyang iniisip ay, and mind you, from Batanes to Hulu, alam niya ang status ng agriculture. Ibig yung sabihin, nagkaroon tayo ng hope dahil sa ating bagong Secretary of Agriculture. At napakagandang tulungan. Especially kayo na advocate niya ng farming. Sige, Dr. Alina. So, tayo naman may coordination din sa DA. Yes po, actually, ang SUCs po ay nakikipagtulungan. Lahat po ng SUCs nakikipagtulungan sa Department of Agriculture. Kung ano ang pwede namin maitulong. Katulad po sa CLSU, well-supported namin ang government. Especially when it comes to agricultural production, advancement of agricultural production. Okay. Yun po ang aming kondito. Opo. Excited ako talaga dito sa project ni Doc Chito. Sana po mangyari na to. Alam mo naman, kasi naman Doc, diba, yung ma-lockdown ka, although sabihin natin na may lupa ka, hindi mo naman mapuntahan. Yan ang... Kasi bawal yung kapas. Opo, yan ang problema natin, ma'am eh. Tulad yung sabi ko, yung kumpare ko dito nung first na nag-lockdown, hindi siya makapag-harvest kasi bawal lumabas. Hindi niya ma-harvest. Nung siya nakakapunta, hindi niya ma-harvest kasi wala siyang matawag na... Hindi siya padadaanin ng barangay. Nagkaganyan din sa ano eh, sa mga magbabagoy at magmamanok. Hindi mapakain yung mga alagang animals. Kasi, saka kung ma-harvest mo, hindi mo padala sa market. Yan pa. Yan pa, ma'am. So, yun ma'am ang kwan, yun po ang mga lalo na ngayon. Diba, no? Hopefully, lilipas na po ito. Para dire-diretso na yung ating progress. Matagal din tayong, almost a year din tayong nahinto. At palagay ko, mahirap bawiin yung mga oras na nawala. Mga opportunities na nawala. But, pero may nakita ding mga opportunities like this. Yes po. Itong mga aqua na to, development na to, eh pwede naman nating habulin. Mm-hmm. Magtutulungan lang yan, ma'am. No, magtutulungan po. At pagdadasal. And of course, yung prayers. Prayer po ang number one. Sabi nga, pag yung iyong pera ay inilatag mo na sa bukid, let's say, nagtanim ka na, nag-fertilize ka na, and you are just waiting for the harvest. Wala na sa kamay mo yun. Nasa kamay na ng Panginoon. Kaya bago ka magpunla, tumawag ka na sa Panginoon. Lord, palain mo itong aking tanim. Layo mo ang mga insekto, mga daga, mga kalamidad. Ganun po. Yes po. Sobrang powerful talaga ang prayers. Kaya sa lahat po ng ginagawa natin, hindi lang sa pagtatanim, pero sa lahat po ng ginagawa natin, dapat mauna po talaga yung pagdadasal. Opo. Yung tumawag sa kanya. Ayan, Doc Chito, napaka-inspiring and talaga looking forward ako dito sa iyong project. Talagang marami po itong matutulungan at maraming salamat po kasi nandiyan ang puso mo talaga para sa makabagong teknolohiya sa agrikultura, hindi ka napapagod. At huwag po kayong mapapagod, Doc, kasi kailangan pa namin kayo. Yung mga idea mo, yung mga research mo, kailangan po namin yan. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin, Doc. Marami pong salamat. Ako po magpapasalamat. Dito po sa CLSU kami po ang magpapasalamat kasi binibigyan niyo kami ng opportunity. And tuloy-tuloy po yan. Yes, and an avenue to share what we have. And thank you also, Dr. Alina, for being once again our co-host for today. Sana maulit din.
Sana nga ulit, nag-enjoy ako this episode. Ang dami kong natutunan. And hopefully, sabi nga ni Doc Cora, malay nyo, mapunta ako sa paghahalaman naman ngayon from chicken to plants. Kasi ako na-excite talaga ako dun sa bagong technology. Maraming salamat. Pinisip ko, pinihing ka, Doc Lina, eh. Parang yung mga ginamit mo sa chicken mo, eh, pwede mo din gamitin dito. Talagang pasok na pasok sa'yo, eh. The indoor, yes. So, yan po. Thank you din po, Doc Cora. At sa mga nanood sa atin, maraming maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming subaybayan. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Thank you.